lumabas ka dyan, putang ina mo, masama mo. You do it right now! You do it right now! Wala po. I have been asking you! Tatanungin ka po muna, ma'am. Sumusunod lang po kami, ma'am. Viral ngayon ang pagwawala ng aktres na si Pinky Amador sa social media. Kalat na kalat ang video nito, kung saan kitang-kita ang pagwawala niya dahil sa galit sa dalawang babaeng staff na isang hindi pa napapangalanan na hotel. Tinatalakan ng husto ni Pinky ang dalawang staff habang nakasuot ito ng face mask. Pinutakde rin nito ng mura ang dalawang babae sa video. Pati ang OIC na dami sa kanyang galit at binantaan pa nito, nasasapakin raw niya ito. Nag-ugat ang matinding galit ni Pinky dahil na-expose di umano ang aktres sa dalawang PUM o person under monitoring sa loob ng elevator na wala siyang kaalam-alam. What is your attitude? Ang dalawang PUM ay nawawala na at tinulungan pa raw niya ang mga ito ayon sa kanya. Pinipilit ni Pinky na makuha ang kopya ng email message sa kanya ng staff pero hindi sila magkaintindihang dalawa dahil ang certification ng DOH ang iginiit na empleyadong gustong ibigay sa kanya. Ang gustong makuha ng aktres sa kausap ng empleyado ay ang circular email na nagsasabing pinapayagan ng management ang 59 OFW na magstay sa gusali. Tatlong linggo na niyang hinihingi ang print ng message na ito, pero hindi ito ibinibigay sa kanya. May mga pagkakataong sinasabihan pa si Pinky ng kausap nito na wala siyang karapatan sa ginagawa nitong pagmumura sa kanya. Pero ang ipinipilit na argumento ng aktres ay ang posibilidad na mahawaan siya ng COVID-19, ma-hospital at mamatay dahil na rin sa kapabayaan daw ng staff. Hindi raw mababayaran ng salapi ang buhay niya kung siya ay mamatay dulot ng exposure sa dalawang PUM. Para sa akin, hindi magandang ipinakita ng aktres sa mga empleyadong nasa video. Ang pagmumura at pagsasabi ng masasakit na salita sa kanyang kapwa ay hindi makakatulong sa kanyang problema. At higit sa lahat, wala siyang karapatan murahin ang mga ito. Dapat naging mahinahon siya at hindi nagpadala sa galit dahil pwede naman idaan sa maayos na usapan ang kanyang pinoproblema. Dahil sa kanyang ginawa, binatiko siya ng mga netizens. Sa ngayon, wala pang official statement ang aktres tungkol dito. Anong masasabi niyo rito? Comment na!